Samantala, nagprotesta sa tapat ng LTFRB ang ilang tsuper ng Stop and Go Coalition bilang bagay na kanilang dalawang araw na nationwide tigil pasada. Ayon sa grupo, hindi nila kayang bumili ng mga brand new jeep na may higit 1,000,000 piso ang halaga gaya ng itinakda ng Department of Transportation. Kahit para hulugan ang bayad sa jeep, mababaon lang sa utang ang mga tsuper. Ilang tsuper ang sumuporta sa transport strike pero mas pinili naman ng iba na pumasada dahil sayang daw ang kita sa Maynila. Marami pa rin dumaan na jeep sa Rizal Avenue at Recto kaninang rush hour. Tuloy lang din ang biyahe ng mga jeep sa Quezon Avenue at Aurora Boulevard sa Quezon City. May libreng sakay naman ang MMDA at ilang lokal na pamahalaan. Hindi rin naparalisa ang biyahe ng jeep sa Apalit, Masantol at Makabebe sa Pampanga. Ang attorney Aileen Lizada, board member at tagapagsalita ng LTFRB, hanggang 32 pasahero ang kayang isakay ng bagong modelo ng jeep. Ibig sabihin, mas malaki ang kikitain dito. Nauna nang sinabi ni Lizada na maaaring makansela at masuspindi ang prangkisa ng mga lalahok sa tigil pasada.